Good morning po. Tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Aklat ng mga awit, chapter 16, verse 11. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Tayo pong mananampalataya kay Kristo Jesus ay wala po tayong pinakananais kundi maranasan po natin ang presensya ng Diyos. Kaya lang po sa bagulong mundo, sa dami po minsan ng ating mga problema, alalahanin, pagsubok sa buhay, para bagang napakahirap po na maranasan ang presensya ng Diyos. Sa Biblia po, meron po mga ilang prinsipyo na pwede po nating pagkuhanan na ang aral upang tayo po'y manatiling laging nasa presensya ng Diyos. Unang-una po, sabi sa Biblia, John chapter 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu at dapat sambahin po natin siya sa Espiritu at katotohanan. Tayo po na isinilang na muli sa Espiritu o yung mga born again believers ay meron na pong karapatang sambahin po siya sa Espiritu. Pero mahalaga rin po na dapat sambahin natin siya ng makatotohanan sa ating buhay kasi gusto po ng Diyos yung genuine worship. Sa Matthew chapter 15 verse 8 sabi po rito, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pwede po pala kasi na tayo'y sumamba sa bibig po lamang at hindi po mula sa ating mga puso. Kaya po yun ay hindi kinalulugdan ng Panginoon kasi hindi po yun genuine worship. Ang genuine worship po ay nagiging tapat po tayo sa kanyang harapan. Kung tayo po'y nagkasala, tayo kumikilala na tayo nagkamali, kung tayo po'y malungkot, aminin po natin sa harap ng Diyos kung ano po yung ating nararamdaman. Gayun din naman, kung tayo po'y masaya, nagagalak, dapat po tayong magpuri. Mas gusto po ng Panginoon na makita sa atin, hindi po yung kinakanta lamang natin, yung mga awiting papuri pagsamba na nagagaling sa ating mga bibig, kundi yung makatotohanan na pagsamba na nanggagaling po sa ating mga puso. So, pangalawa po na prinsipyo pang manatili po tayo lagi sa presensya ng Diyos ay yung lumakad po tayo ng may pananampalataya. Sabi po sa Hebrews 11:6, ano po, alam na po natin yan, na hindi kinalulugdan ng Diyos ang taong walang pananampalataya. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, dapat po we walk by faith, not by sight. So, ibig sabihin, ang kinalulugdan po ng Panginoon sa buhay na ito, yung mga taong may pananampalataya, lalo na po pag nananalangin tayo at nagpupuri sa Panginoon. Kailangan manggaling po yan sa pusong may pananampalataya. Pangatlo po, dapat po ay lumakad tayo ng may pag-ibig. At sa buhay na ito, hindi nyo napapansin po, malaki po ang nagagawa pagka tayo po ay lumalakad ng may pag-ibig. Sabi po sa aklat ng unang Juan chapter 4 verse 16 ay ganito. Nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nagpapatuloy na umiibig ay mananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. So ibig sabihin po pala sa buhay na ito kailangan po lumakad tayo ng may pag-ibig. Minsan po kasi may nagagawa po tayong kasalanan sa ating kapwa o nakasakit tayo ng damdamin o di naman kaya tayo'y nasaktan at tayo po yung nagtatanim ng galit dahil po sa mga taong nagkasala sa atin, hindi po kinalulugdan ng Panginoon yun. Kaya minsan di po natin maranas-ranasan ang presensya ng Diyos kasi po yung ating pong puso ay mali. Kaya naalala ko po itong sinasabi sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 23 hanggang 24, kaya kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos ay magbalik ka, maghandog sa Diyos. So ibig sabihin po pala, no, kahit nag-aalay tayo ng papuri pagsamba, handog sa Panginoon, kung meron tayong sama ng loob, no, kinikim-kim tayong galit, o di kaya unforgiveness, ay hindi tayo kinalulugdan ng Diyos sa ating pong pagsamba sa Kanya. Kaya hindi natin nararanasan yung Kanyang presensya. So, napakahalaga po na ayusin po natin yun. Another thing po na gusto ko po maintindihan po ninyo, ito po yung pang-apat, ano po, kailangan po ay maging pangunahin ang salita ng Diyos
sa ating buong buhay. At ito po, makikita po ninyo sa John chapter 14, verse 23. Ano po? Na ang Panginoong Hesus po mismo, ano po, ay nagpaalala sa atin kung paano natin siya dapat mahalin. At ang sabi po rito ganito, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking mga salita, iibigin siya ng aking ama at kami tatahan at mananatili sa kanya. So dito po, pinakikita ng Panginoong Jesus na kung tayo po ay umiibig at tumutupad ng kanyang salita, mananahan ang ama sa ating buhay, maging ang ating Panginoong Jesus, mananahan ang kanyang presensya sa ating buhay. Para po napakalayo, ano po, sasabihin ng iba, eh pastor, eh basa ng Bible, lagi naman ako nakikinig ng preaching, bakit ako, para magang wala akong nararamdaman na pagkinis ng Diyos sa aking kinagawa. Alam niyo po, kailangan po gawin niyo yan by faith eh. Tingnan niyo po si Maria, no? Minsan po pumunta si Jesus sa bahay ni Maria at ni Martha. Ano po? At doon po sa Luke chapter 10, makikita po natin na si Maria, no? Kinalugdan siya ng ating Panginoong Jesus dahil po siya ay nanatili sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Samantala si Martha ay naging abala sa paglilingkod sa ating Panginoon. Bandang huli, makikita po natin ay kinomend ng Panginoong Jesus si Maria. Bakit po? Kasi sabi ni Lord sa kanya sa Luke chapter 10 verse 42, ngunit iisa lamang ang kailangan pinili ni Maria, ang mabuti at ito hindi aalisin sa kanya. So dito po makikita po ninyo na pinili ni Maria yung salita ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, hindi ito aalisin sa kanya. Mananatili siya lagi sa presensya ng Diyos. So, minsan po tayo po, gusto natin mag-serve kaagad kay Lord. Huwag po muna, magpakalalim po muna tayo sa salita ng Diyos. Mahalin po muna natin ang mga aral ng ating Panginoong Jesus at madali lang po yung paglilingkod, mag-serve sa Lord. Panghuli po, lagi po tayong mananalangin. Sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, pray without ceasing. So, paano gagawin natin yan? Ibig sabihin, oras-oras ba tayo, o minuto-minuto, tayo po dapat nananalangin sa ating mga bahay? Hindi po ganun yun. Ibig sabihin lamang po niyan, kung meron po kayong pagkakataon, saan man kayong dako, pwede po ninyong dalihin sa Diyos lahat na inyong pangangailangan, alalahanin, o yung simple lang na magpasalamat ka sa Kanya. Pagsamba rin po yun. So, ibig sabihin, kahit kayo nasa trabaho, nasa mahay, kung naalala mo ang Diyos, pwede mo siyang purihin, pwede mo siyang sambahin, pwede mo siyang kausapin sa pamamagitan ng pananalangin. So, pag ginagawa po natin lagi yan, para po tayo nakatune in palagi sa presensya ng Diyos. So, nawa, mapamuhay po natin itong mga katotohanan ito. At ito po muli si Pastor Jojo na nagpapaalala, upang daluyan tayo ng pagpapala, kailangan manatili po tayo sa kanyang mga salita. God bless po.